Senador Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila Dilima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Lascaña sa ICC na naisumitin niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom. At doon po doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ng iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Young, Charlie Tan, Sammy Huy. At ito po, si Michael Young ay ayon mismo sa report ni Kernel Acerto, na dating deputy director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police, sinumiting niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Young. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Young ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family.